Sinabi po ni Senator Alan Peter Cayetano, natapos na raw yung panahon na may nagmumura tayong presidente. Ano kaya ibig sabihin niyan? Tinuturan nito si Cayetano dahil kung hindi po ako nagkakamali, isa po to sa mga in-endorse ng ating mahal na Pangulo Duterte, no? Yung dating Pangulong Duterte. Ito ang sabi ni Cayetano. Hindi ko alam. Alam ko marami sa atin dito mga kulto ni Digong. Ito po ang sabi niya, tapos na yung period na may nagmumura tayong Pangulo, sabi ni Senator Cayetano. Ito pa po ang sagot ni ang mga tinuran ni Cayetano. Ayon kay Cayetano, dapat daw maging honest, no? Si BBM sa pagsasabi na ito ang problema ng bansa kasi inabutan niya yan at ano ang kanyang mga gagawin. Isa pang panukala ni Cayetano, inaasahan niya na maibabalik ang etiquette ng mga tao. Hindi lamang sa social media kundi sa pang-araw-araw na takbo, lalo na sa aspeto ng pagmumura. Etiquette sa social media, yan ang sinasabi. Tapos na yung period na may nagmumura tayong Pangulo. Parang nakakadiri, no? Yung pinanggalingan nating panahon, kung pakikinggan mo to si Cayetano, no? Parang talagang nakakarimarim yung panahon na pinanggalingan natin na may pangulong nagmumura. Parang ano yun, no? Yung hindi ko po maintindihan. Bakit ganito tong mga tao na to, no? Alam mo, kung ganyan pala yung pananaw mo, no? Sana nung eleksyon, eto lang, no? Dapat tapat-tapat tayo, eh. Real talk po. Kung ikaw pala ay galit na galit sa mga taong nagmumura, dapat nung eleksyon, nung ikaw ay inendorso ni Pangulong Duterte, dapat sinabi mo, no, I cannot accept your endorsement dahil palamura ka. Para makita mo na yung palamura, yung endorsement ng palamurang tinitiyak ko sa iyo, yung sinasabi mong palamurang Pangulo, yan ang nagpanalo sa iyo. Antindi, no? Maraming salamat sa pagpapasalamat mo kay Pangulong Duterte. Wala akong ano. Wala akong masabi, no? Hindi ko... Ito, kababasa ko lang nito. Meron nag-react nito kahapon sa inyo. Pero parang hindi ko pinapansin. Baka iba naman yung sinabi ni Cayetano kako. Pero yung nabasa ko mismo, no? Na sinabi mo na ganun, na ibalik ang etiketa ng tao. Parang ano eh, parang gusto mong magkamot habang parang diring-diri ka sa 6 na taon na magandang serbisyo. Yung Pangulong Palamura na sinasabi mo, ang ganda ng binigay sa ating serbisyo. Yung Pangulong Palamura hindi nagpayaman sa kanyang pwesto. Yung Pangulong Palamura nagpakita sa atin ng pagtitiwala, nagpakita sa atin na may aasahan dapat ang mga tao sa gobyerno. No? Matapos yung pakinabangan, grabe, no? Hindi ko po alam kung yung galit na yung hindi mo ma-express, eh. Ako, hindi po ako palamura, pero hindi ko po nakikita na yung ating mahal na Pangulong Duterte ay dapat ginaganyan after ng kanyang ano, no? After ng kanyang tapat na serbisyo. Kung magsalita ka, yung alam mo, ang laki ng perwis yung ginawa sa'yo ng pagmumura ni Duterte. Pasensya na po kayo, hindi lang natin mapigilan, eh. Nakakasama ng loob na ang ganda po, eh, no? Ito na po, ito yung sinasabi ko, eh. Yung mga naniniwala kay Duterte, ito na po, buti nanalo si BBM at saka ang kanyang anak. Imaginein po ninyo kung anong paninira ang pwedeng ibigay. Kita nyo, ulitin ko lang, ha? Hindi ko po matanggap tong ano na to, eh, no? Parang talagang ang sama-sama ng dati, no? Ito yung pahiwatig niya kayo, no? He can be very honest. Ito ang mga problema ng bansa kasi inabutan niya yan as president. Tapos ito pa yung sinabi niya, oh. Inaasahan ni Cayetano na maibabalik yung etiquette ng mga tao, hindi lamang sa social media, kundi pati na rin sa pang-araw-araw, lalo na sa aspeto ng pagmumura. Ilang beses niya pong inulit-ulit yung pagmumura. Ito na raw ang pagkakataon para maipalala sa bata ng pagmumura, pambabasto sa babae, hindi magandang values. Etiquette sa social media, tapos na yung period na nagmumura tayong Pangulo. Paulit-ulit yung salitang mura na parang diring nakakadiri,
na parang napakasamang tao nung palamurang presidente. Yung palamurang presidente yan, yan po yung nagbalik ng tiwala ng tao sa pamahalaan. Magtotohanan po tayo, tayo pong nakikinig ngayon. Marami po sa inyo, bumoto, may nanalong presidente. Excited tayo sa unang zona. Tama yan. Yan yung normal na pakiramdam. After ng persona, wala na tayong pakialam sa pamahalaan. Wala na tayong pakialam sa presidente. Kasi same as usual, parang wala lang pamahalaan. Kanya-kanyang kayod. Wala kang makitang pagbabago. Pero sa panahon po ni Duterte, hindi po maikakaila yung sobrang visual, yung nararamdaman, lahat po na sense. Pati yung mga, pati po yung pagbabago kay Duterte, pati po naaamoy ang pagbabago. Nakikita, nararamdaman, naaamoy. Grabe, no? Antindi. Paano kaya kung talagang lugmok na lugmok ang Pilipinas? Paano na lang sisisihin ng mga katulad ni Cayetano? Yun lang talaga yung ano ko eh, no? Kung talagang itong tao na to tapat sa kanyang sarili, ayaw mo pala lang palamuran tao. Dirindiri ka pala sa palamura. Dapat nang in-endorse ka ni Pangulong Duterte, no way! Hindi ko tatanggapin yung endorsement mula sa isang pangulong palamura. Yan po, ang dami pong ganyan. Mag-abang po kayo sa mga in-endorse ni Pangulong Duterte. Sino dyan? Wala pa, ha? Ha? Hindi pa tayo nakakataka sa legacy ni Pangulong Duterte. Itinutuloy pa po ni Bongbong Marcos, ni Pangulong Marcos, yung magagandang sinimulan ni Pangulong Duterte. Ganyan na magsalita. Kaya ako talaga, nakita ko na yan eh. Mawawala yung legacy ni Pangulong Duterte pag iba yung naiboto natin. Yun yung paulit-ulit kong sinasabi. Diba? Pag hindi sila nagsabi na itutuloy ko yung ginawa ni Pangulong Duterte, wala yan, no? Talagang wasak kong wasak yan. Tignan nyo po ngayon. May tatlo po yung PNR. Yung ito po hina-highlight ng mga gustong sumira kay Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte po, tandaan po natin, pinakamataas na rating ng papaalis na pangulo, hindi lamang sa buong Pilipinas, sa buong mundo po. Wala na pong tataas sa rating ni Pangulong Duterte. Yan po legacy na yan, no? Yan po ang legacy ni Pangulong Duterte. Hindi po yan kunwari yan. Hindi po yan nadadala sa talkies. Hindi po yan nadadala ng mga social media personality. No? Yan pong legacy na yan, naramdaman po ng tao. Kaya po yung tao nang hihinayang nang patapos na si Pangulong Duterte at binigyan siya ng pinakamataas. Pero ano po ang ginagawa ngayon ng social media, ng media at saka ng mga kalaban? Pilit pong sinisira yan. Lalo na po yung build.